Aduna ka ba'y suliraan nga nagumon karon si mong galamhan nga dili nimong mapas-an nga ikaw ra? Suwata ka na, o gipadaa din hi sa atong tulumanon? Handusanan sa kagul-anan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipadaa din hi sa atong istasyon, gibuhatan og drama aron masabdan ani mga bugoon. Handusanan sa kagul-anan. Og karon, ani-ana ang inyong tigpasiugda? Ani-ana ning tawhana? Ang inyong DJ gianak gikan sa liki sa Kawayan? Na hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ani-ana? Ani-ana si Kuya Helen? Ani-ana? Mak-mak mo mga kalingan! Atong pagpagan! Pero na mga parintel, ni Ana punta din hiya sa atong hustle kaya na ito tulumano. Ang pinakagilok nga programa sa radyo. Ang handusanan sa kagul-anan. Bueno mga parinte, ablihan na nato ang sulat nga ipadala diri sa to abi. Ablihan nato mga parinte para madunggan ninyo ang atong pag-abli. Sabi. Ay. Okay. Dunggan ninyo ang sulat ha. Giingon din sa atong sulat mga parinti oh. Giingon din hi. Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo o katahuran kuya. Way labot ni way mga batasan. Pariho ni Jupay. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Katya. 20 anyos kuya. Og doon ako'y ka-live-in nga itago lang po nato sa pangalang Ron. Kini si Ron kuya ang akong ka-live-in. Sikat ni sa among lugar. Tungod kay ang iyang mama ani na sa Canada. Dirimanggod sa among lugar kuya. Basta gani dunay abroad, sikat. Kay matag-Disyembre manggo, doon manggo na sila'y madawat. Gani kuya, anong masabda ninyo ang mga panghitabo? Sugdo na to sa sinugdanan sa dihang nanguya pa lang si Ron sa ako-akuya. Og mauni ang mga panghitabo. Katya. Oh. Sama nun. Gusto lang ako mangutanan nimo kung kumusta naman tong ang gisulti sa imo last day. Ano sa man ay gisulti nimo? Katugod. Ano sa man? Tell me. Speak it. Maulaw mo ta sa imo ako eh. Ay, pag-ulaw-ulaw ron. Continue danay na yung imo ha. Diligid ka mauwaw. Katya. Ako lang masulti sa imo ha. Higugmaa lang ko gamay, ako na'y bahala mo padako. Ron, is that a joke? Diliwi. Salti, unsa? Well, manggod. Kagusto magugusay mo, ha? Kagusto naman di ay. Kato si May, kinsaman to si May pod. Wala ay, friend nato na ako. Friend? Asa ka friend? Katya, kung abrihan lang nimo akong kasing-kasing, makita gid nimo ang akong pagbati. Sabari aron oy. Lagi. Please. Dawatan na akong gugma. Total nakabalo naman akong mga parents. Pa-
parents? Imog yung gapila-pila mong parents na imong gugma-gugma ron? Lagi. Kat, please. Dabata kong gugma si Mua. Well, Kat. Please. Ron, dili pa kay kwa... Ron, gahalukan ko ni mo? Wala na kay Kwan. Wala na kay Kawala. Nagkanta na ka. Ron, tikasan mong karun, ay? Mamuha na yung mga sikreto ko na na. Dili ko ganaan sa mo. Ron! Ayaw ba? Ron, ayaw! Ano man? Hindi ka ganahan? Ikaw pa! Ron, how? Tikasan ka! Ikaw kita! Kuya Helen, makaingong ko nga. Paspas pag yun sa langgam nga manatad si Ron Ron Kuya. Kay, naka-score naman dayon siya. Ang ako po kuya, ako na lang po siyang gisugot. Kaya nakita naman ko sa mga tao, labi na sa akong mga friends, nga sila si John Lloyd, tapos sila si Harry, sila Cheska, si Steven, daghan sila to si Dewid. Ang ako mga classmates kuya, nakakita man sa pagkisa ko, niya. Lisod na kay i-deny kuya. Magtuo ko nga, dili na siguro ko tuhaan nila. Labi pa si Jams, na dito si John. Naasala dito tanan kuya. Naulaw kayo ko. Mautong sugot na lang na ako, kuya. Unya, nakaibawang akong parents, kuya. Sama ang panghita po. Saman tuma? Unsay, unsa. Nailahala din siya ato, naibaw na ang atong barangay. Na naguyab-kuyab naman kuno ka. Ma. Pastilan. Katia gipa-eskwila ka nabo ni mama ni mo. Ha? Gipa-eskwila ka nabo ni mama ni mo, pero unsa may imong gihimo? Pa. Kuhain. Sabta lang ko ninyo, pa. Sabton? Takay kuno ko grason. Nga nung kinahaglanon ka namong sabton, nga gipa-eskwila ka namo. Apa nag-uyab-uyab ka? Pa, nindot manggod pa nga may eskwila nga doon ay inspirasyon? Ha? Unsa? Abi na kung nindot mo eskwila ang doon na kay Balon. Inspirasyon, ganda yung imo, ha? Pa? Kuidaw, ha? Kuidaw ng imong uyab-uyab ni mo, ha? Nili kumusugot nga mag-uyab-uyab ka. Busa! Karun palang daan. Bulagi na lang tawhana. Ma! Ma! Ayaw kong mamama na basig mamukmuk ko na karoon imong simod. Ma! Sa may gikuha, sumikuhaon ni mo ng tawhana. Huwag man ay trabaho. Ma, ang ginikanan na naman naman sa Canada. Unyag na sa Canada, ha? Pangitag responsable nga pagkatawo. Pero dili pa karon. Dili pa karon. Kinahanglan nga mo eskwela kauna. Mao kinahanglan bulagan mo siya. Doon ka ni mong gisulti si mong mama na kinahanglan bulagan ni mong kinantawa na. Pa, hindi nilang siguro pa, oy. Supakira yung kang bayhana ka. Supakira ka! Supakira ka! Pa, tanawa na ito mo sa papa ni mo. Gihubak na nagbinuyag ni mo. Inom lang og Senton Plus Herbal Capsule pa. Inom lang. One eternity later. Unsa?
Manang isulti nila yung mama ni mo. Iya. Manang isulti nila, Ruin. Iya. Kung saan man ako. Magbulag ba yun ta? No. Dili ko magsagot, Ruin. Dili ko masagot yung magbulag ta. Okay, love ka ito ka. Love ka ito ka. Ruin, bisag mga bata pa ta. But I know what is love. And I know what love is pala. I love ka ito ka. Andam kong magkuhan, andam kong magmahal ni mo. Ruin, I love you, baby. I love you too. Ruin. Basta ang importante, itong ipaglaban na ito at ang gugma. Ruin, I love you so. Ruin. Shhh, ayaw ka, eksapa. Ruin. 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 Shhh. Ruin. Ruin. Ara. Ruin. Inayla. Ay, Ruin. Nakulbain man ko. Ay, kabala ka kay... sa primero ng kulba. Are you sure? Lagi. Ron, bamahan lo ko. Ay, magwala. Ron, aray. Ron, aray. Ron, aray. Aray, aray. Dito ng ulo, ano, Ron. Ay. Ron. Shhh. Ang kay, Ron. Ayaw bundang pa. Kuya Helen, nahatagid na ko ang ako ang pinutos nga supot kuya nihentong gabi una. Sa kulbaan ko kuya gani nagkaingong kog. Grabe ang ako expression ato kuya kinakulbaan ko. Kaya nakaano ko huh! Ay okay na di ay. Sa primero na rin kulba kuya. Kaya pag huh! Ay. Gani kuya, lami kayo akong feeling adto kay ang gimahal na kong lalaki. Maoy nakauna sa ako ya. Gani nilabay ang mga ang bula ni ligid kuya, ang adlaw ni ligid. Delikado. Ang adlaw ni ligid ni mong semana, semana na ni ligid ni mong bulan o ang bulan ni ligid ni mong tuig. Duha na mi ka tuig kuya. O usa ka adlaw ni ana, o usa ka gabi. Katya! Ma? Ang samahin? Lingkod. Ang sama? Tugan sa tinukod. Ma! Gamay ra magutong... Balibayin tira magutong gigawat na po, ma? Unsa? Gawas ni imo sala ni mo karon nang awat pag idaay ka. Asa unsa din ni ma? Unya ra nang kawat-kawat ni mo. Tugaan ni ko sa tinuog. Tugaan ni ko sa tinuog katya. Tugaan ni ko sa tinuog buntis ka. Ma, tugaan ni ko. Dili ko matugan, ma. Kingala! Nabawaan naman ni mo. Pasti lang kabayhana ka. Dahil hindi mo kalimutaw. Ayaw, ma. Ma. Taan pag yun lagi ko. Ano na kain naman? Ano na kaingan man ka, ma? Kay wala ni mo makuhaan ang akong gipalit ng usa ka... ang usa ka butos. Dito. Ma? Ha! Tanawan na imong hawak ni mo. Ang imong batang nilapad. Ug nanambo ka. Sige ra kang katulog. Ma? Mauna iti may ilahan sa buntis.
O karon na hibaw ko nga buntis ka. Kinahanglan nga mulayas ka din he. Dadun ka na mo dito sa Manila ni Papa Nibo. Ma, ipalayo ka din ng tawana. Ipalayo ka din he. Pagkabuluyago din mo. Huwag yung kayo siya makabuluyag mong kabata pa din mo. Naglago sa kinutang kakakabag ka rin. Kuya Helen, sa kadaghan sa giyaw-yaw ni Mama, kuya, wala na nasulod sa kong utok. Wala na ako kasabot sa iyang gisulti mo rin siya minion paminaon, kuya. Kaya akong unahon niya, ngayla kong dadun sa Manila. Mauto ko yung nilayas, gadayon ko. Nga ato ko lang ni Ron, kuya. O gawas, wag ni Ana. Nang layas mi ni Ron. Nang atumig si Bu, kuya. Dito mi nagpuyo sa barangay Sambag Uno, kuya. Kay lisod ko kay pangitaon dito, tapok-tapok ang balay. Ay, Sambag Dos di, kuya, sa may B. Rodriguez Extension. Gani, kuya. Dito sa primero pa lang, kuya, malipayon ka ayaw mi ni Ron. Kaya ang bata, kuya, nga gamay pa kayo ang fetus, among napadayon mi aron himuan na mugdalungan ilong tiil o guban pang parte sa lawas. Dili ka pangagda ang kalipay nga gibati ko nitong higayon na, kuya. Gani, kuya. Sila may dagan sa istorya kay di man ni makanta ni. Ay istorya ra man ni. Ang akong tiyan, kuya, ni abot ni karon og 6 ka bulan og 3 ka bituon. Og mao ni mapahitabo, kuya. Babe, saan may nitapoy ni mo yung tawin, oy? Gano'n mo di ay? Pag-gabi itulo na kakagabiing ang sagunson. Sige lang yung taong kag-inom. O saan may nangang inom di ay? Ipasagdan ba rin tagagkaon di rin? Pero babe, hindi rin nanisakto ang imong gihimo. Imo kong gibiyaan permi din is bye. Huwag na may tabo na ako. Kauira po din tao ni mo eh. Ano siya manday ikaw? May pungkol bago na ito? Hindi ka magalak ko? Ron, nakasulti ka niya na ako. Ang butang gani mo kay ang ako ba? Mura ko naman kay buot gud. Kaya nabuntis ka karon mo. Masa naman ka? Pabibi naman kay kag nabuntis ka? Ron, paita. Ron, wala ko kabaon sa angin akong himuon. Dapat makibaw ka? Ibabae ko ka, ikaw gano'ng nagbuntis. First time na ko na nga nabuntis, Ron. Sapta ko. Ambot na ni mo. Ambot na ni mo. Ambi na mo, hapit na kuha. Ano ko, makagwanta ni mo ba? Ron, ayipag nga na, Ron, please. Ayaw. Kuya Helen, kini mabuntis na ito, kuya, kadili na ito kasabot sa itong kaugalingon, kuya. Ano ka pait pag kuya, kay kami lang gano'n yung taon doon dito, wala may mga kailo, may mga parinti, kuya. Nga mo mga silingan, dagang kay mga adik dito, kipantukhang, kuya. Gani, o sa kadlo ni Ana. Oh, ni Ana ang manggang ay mong ipangayo. Ipabalik-balik ko ni mo. Gaya hatdan taga ginigidad ang taga hino ganina dili yung kahilaw gini mo ha Ron, sugo mong good sa bata good Ron sugo sa bata nga hilaw gini ang ipak ng ipapalit ang ipakaon oh nara hilaw na oh hmm kung saan mo na nimong hilaw ako na ipahinggon amaw man siguro ka kita gaang kaghilaw ganina ang kita gaang kaghinog dili ka kay hilaw gini mo ha niya imor man na ipahinggon Ron, sugo mong good sa bata? Sugo sa bata? Imokmo ko eh, no? Imokmo si Mod, no? Imokmo! 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 Asa rin mo imokmo? Imokmo ko na imong si Mod, sa akong si Mod. Ano yung anak naman kayo, Ron? Uy, sa ako, asa naman ito imong pagmahal? Mahal sa mong kigul. Uy, sultihan, taga ha? Ako, agig ko'y balak sa akong kinabuhi ng magminyo ko sa'yo. Ron, ay, raman ay kasi primero, Ron. Miro? Huh. Ayaw gid pag-ana, kay dili biya ka magpa-ana. Alangan, buntis naman kong. Ba't mo eh? Diyan na ka. Kaya mo lakaw ko. Asa man ka?
Ato ko 20 as minya. Ato ko plasa independensya. Magunsa ka dito. Tanaw kong debate. May pag tanaw kong debate dito. Dagdag mong debate dito. Yan na ka. Ayo eh, nasa kalahati na ng ating 90-day campaign period. Marami na kaming napuntahan ni Mayor Inday Sara at talagang lagari ang schedule na ginawa namin. Eh ngayon nga ay nandito kami sa lalawigan ng Nueva Ecija. Bayan. Ibang klase talaga ang national campaign dahil ang kailangan puntahan ang rami. Pero masaya naman dahil naiikot natin ang Pilipinas. Sulit na sulit talaga ang pagod po BBM. Sulit-sulit kahit pagod. At dahil laging nakabilad, nag-iba na yung ating mga kulay at ating mga kutis at talagang lumabas na yung pagka-Ilocano ko. Eh, pero ikaw lang, reddish lang naman dahil iba talaga pagtisay. Ako, sunog na rin po, pero ini-enjoy ko yung brown look ko ngayon. Hindi na nga raw po tayo uni-team ang tawag, kundi umi-team. Unang-una ay magpapasalamat kami sa lahat ng mga netizen na patuloy na sumusuporta sa Human Team. Matagal na namin hindi nasagot ang mga comment ninyo at mga tanong ninyo. Kaya dito natin yan at iisa-isay natin. Marami ang nagtatanong kung bakit sa unang bahagi ng kampanya ay may mga pagkakataong magkahiwalay ang inyong mga lakad. Ganun naman talaga. Hanggang ngayon kuminsan hindi kami magkasama dahil maraming ang pupuntahan. Kung yung hindi ko mapuntahan, si Inday ang pumupunta and the other way around din. And then noong unang part ng campaign ko, ginawa namin yung Mahalin Natin ang Pilipinas ride. Davao City papunta Ilocos Norte, pababa ng Davao City din. And sometimes, kailangan talaga mag-uncoupling Apo BBM, no? Because we are two units working together, not one person. Pinapanood ko yung unity ride mo. Talaga hindi ko paano mo natiis at nakakamok, nakakapagod. Hindi ko ba masyadong napagod? Nakakapagod din siya, pero meron naman kasi mga araw ng mga break namin. Break so, namin. Pero okay lang. Pambira, yung buong Pilipinas, inikot mo. Opo, first pero, time ko na tuwa. Maganda yun, tuntua ang tao na makita ka. Tuwa din ako dahil nagawa ko siya for Uniteam campaign. Napakasipag talaga nitong partner ko. Question 2. Sa inyong pag-iikot ay marami kayong natatanggap ng mga regalo. Ano-ano ang pinaka-special para sa inyo? Para sa akin, ang dami bawat karaban, ang daming nagbibigay sa akin ng rosaryo. Kinukuha ko talaga. Dahil siguro, may bas-bas talaga yung mga rosaryo yun dahil nanggaling sa nagmamahal sa'yo. At syempre, very grateful kami kapag mahaba na yung motorcade. Minsan binabato kami ng mga pagkain. Prutas, merong mga mamon, mga tinapay. Talagang siguro nakikita sa mukha namin na gutom na kami, malamig na tubig. Kaya salamat po sa inyong pagkain at talagang very welcome yan pagka mahaba-haba na yung aming naging motorcade. Apo, yung isang rosary na sa akin. Oo, dahil napakagandang napakagandang gesture yun eh. Kaya habang buhay kong katago yan dahil may blessing talagang yung ganyang klaseng pagbigay ng rosaryo. Para sa akin naman, yung apart from yung mga religious items na binibigay, no, is yung mga portraits na ginagawa nila, gawa ng mga artists natin na sa buong Pilipinas. Ang dami kong mga nakuha na mga mukha ko, iba-iba yung materials na ginamit nila. And ang standout para sa akin is yung Bubog artist from Samar. Hindi ko lang alam kung nakuha mo ba yung nakuha ko yun. Ang napakaganda talaga. Ang gagalingan, napaka-talented talaga ng Pilipino. Nakakagulat nga. Kasi kung titignan mo yung mga binibigay sa atin, professional standard na yung iba eh. Tapos meron pang drawing yung galing sa maliit na bata. O yung mga ganyan. Meron din. Sari-sari mga placards na sariling gawa ng mga supporters ang bumubungad sa inyong mga rally. Ano-ano ang mga nakasulat sa paborito ninyong placards? Sa akin, unang-una is yung expression ng love nila. Madami yon. Yung mahal ka namin, Inday Sara. We love you, Inday Sara. Yung pahag. Pahag naman, Inday Sara. Pahag po, Inday Sara! It inspires me to do more dito sa campaign na ito. Napaka
warm ang pagtanggap sa amin pagka nakikita mo na ngayon, mahal ka namin, tutulungan kayo namin, keep going, yung mga ganon. At alam mo naman, kumbaga it comes from a very, very good place. Kaya tanggap na tanggap namin yan. Pero ang dumadami na placard na nakikita ko, hinahanap yung anak ko. Kundi si Sandro, si Simon, si Vincent, kaya medyo nagseselos na ako doon sa mga anak ko. Napaka-witty talaga ng mga Pilipino. Isa sa paborito natin na nakita natin yung last, yung Bulacan ain't pink, yo. Oh yeah, oo, oo. Yung humor talaga ng Pilipino, kahit na nakabilan sa araw ng matagal, kahit gutom na, nagpapatawa pa rin. And pinagpapasalamatan din natin na Apo yung effort nila na gumawa noong mga placards kasi sinulat nila yon. Yung iba meron pa mga drawings and designs. Maraming salamat sa inyo. Minsan, hindi maiwasang lumalabas din sa kalye kahit ang mga hindi nyo taga-suporta. Paano ba dapat makitungo ang kandidato sa ganyang sitwasyon? Kampanya ito eh. Di kakampanya namin, baka makumbinsi namin na sumama na sa amin. Kung minsan, pinapatawa ko na lang sila. Makikipagkamaya na lang ako sa kanila. Everybody has a right to their opinion kung hindi kami. Yung iba nga, sinasabi, hindi, ayaw namin sa'yo. Sinasabi ko na lang, o kung ayaw nyo sa akin, iboto nyo ito si Sarah, iboto nyo yung mga senador. Sabi ko, okay na rin sa amin. Yun nga, Apo, yung sa Bible, sabi nga, kung batuhin ka, batuhin mo ng tinapay. Kaya we made this Unity Burger. Kapag kayo po ay binastos, kinansel, binoykot, batuhin niyo sila na burger kayong lahat sa amin. Hindi lang sa malalaking rally pumupunta ang Unity Team, kundi pati sa mga maliliit na grupo. Minsan ay pinuntahan ni Mayor Inday Sara ang ating mga firefighters at mga mangingisda. Si BBM naman ay pinulong ang ilang transport groups. Ano ang maganda sa mga ganitong maliliit na pagpupulong? Because sectoral siya, napapag-usapan kung ano yung problema ng kanilang sektor at ano yung maitutulong ng gobyerno kung sakasakali kami ang mahalal at mapiling mga leaders, ano yung pwedeng collaboration ng sector and ng government. Isang napakalaking bagay, napakahalagang bagay sa gawain na serbisyo publiko ay hindi lamang nagsesermon, nagle-lecture sa tao, kundi nakikinig. Ano ba talaga ang sitwasyon sa inyo? Ano ba naging problema ninyo? Ano bang kailangan ninyo? Kung hindi sa ganun, hindi mo talaga malalaman. Kaya napaka-importante na yung tao mismo, hindi yung politiko, hindi yung official, kundi yung tao mismo ang nakausap mo. Kaya namin ginagawa na kahit maliliit lamang na samahan, mas maganda ka ako minsan dahil nakakapagsalita sila at naririnig ninyo yung mga pangamba nila, mga hinay nila, para maisip na natin kung ano yung mga pwedeng gawin para tulungan. By this time, ay kabisado nyo na ang estilo ng speech ng bawat senatoriable. Sino ang inyong kayang gayahin? Si Inday yata, malapit na kumanta. Hindi ko alam kung kaya ko siyang gayahin, pero laging tumatatak sa akin yung closing niya, no? Ako po, si Dante Marcoleta. Hindi sikat, pero maglilingkod ng tapat. Hindi sikat, ngunit maglilingkod pa ng tapat. Yung kaya kong gayahin. Ang mga tigarito ay hindi... Ang mga taga-Nueva Ecija ay hindi... Ano pa ang maaasahan namin mula sa Unity Team sa mga natitirang araw ng kampanya?
Ang gagawin ng Unity Team ay tuloy-tuloy pa rin na sa pakikipag-usap sa mga tao. Maliit at malaki na mga gatherings, maliit at malaki na mga rallies, itutuloy namin na tuloy pa rin ang pag-ikot namin sa buong Pilipinas para kumbinsihin ang ating mga kababayan na dapat Bongbong Marcos at Sara Duterte ang piliin sa May 9, 2022 election. Tama si Inday, hindi namin titigilan ang aming pagkampanya dahil alam naman namin na ang bawat boto na aming makukuha ay kailangan namin na ipatunay sa taong bayan na we deserve it. Napakahalaga ng aming mensahe tungkol sa pagkakaisa, kaya kailangan talagang makalat yung mensahe na yan, yung alikain na yan. Aming kampanya, lahat na maaari namin pupuntahan, malalaking pulong-pulong o maliliit lamang, pupuntahan namin lahat yan para makita ang pinakamaraming maaari namin makita na ating mga kababayan. Asahan po ninyo na hindi namin titigilan ang aming pagkampanya, ang aming pagkalat ng mensahe ng pagkakas. Kuya Helen, ing ani kasakit o kapait ang akong gibati karun? Sa akong pagkikipon, aning akong uyab nga si Ron Ron, kuya. Kuya, sa tinuod lang, muragwa siya nahibawaan nga trabaho kita pulan kaya siya, kuya. Nagsige lang siya pagpagwapo, kuya. Nagsalig lang yun nga padadaan lang may permi sa iyang mama o kwarta, kuya. Usahay na yung problema dito sa Canada, dili dahil makapadala ang iyang ginikanan. Mabalo yung takong pangutang sa silingan, kuya. Ulaw kaayo. Karon kuya na problema, mi. Kahit nabikil na mong iyang ginikanan. Usahay na lang kayo magpadala, kuya. Kinibawaan sa iyang ginikanan, kuya, nga nag-ipon minini sa Cebu. Kuya, lisod kaya akong kinabuhi, karon. Kay buntis ko, kuya. Unya, wala may kauban din, he. Gusto kay kumuli sa amo, kuya. Apay, naulaw ko sa akong mga ginikanan. Sabang yung tambagi ko ninyo, kuya, be. Unya, ngayon akong buhat, na akong suliran ako, maluin tahon mo sa ako. Ang inyong magtatampo. Katya. Well, ang atong oras karon mga parinte, alas 2:49 na sa ito papanag-uban. Natay caller karon ato ng ipaslak sa hangin, hello. Uy, nawala man hinoy, gilamoy man sa yuta. Anong dali lang ha, nawala siya mga parinte. Asal man to si Mark, Mark man hinoy, Mark, ako'y tawag sa imo Mark. Okay ka, lubot sa iro. Sakit kas dalonggan. Ingon ni Elner Abad, ipatukhang na si Ron. Uy, grabe ha. Napaikingon diri, paghuman anang Kuya Helen Mark, ay mau ba? Ingon si Marky, si Magala, dapat mangayo siya pasaylo si iyang parents, buhio niya iyang baby, pasagda niya iyang uyab nga walay pulos sa kalibutan, tuga-tuga o gabas o niya dili kabalo mubuhi og anak da, merisi. Sunod, natay caller karon, hello, maayong hapon! Hello, may hapon, Kuya Helen. Oh, kinsa man ni, mao ba ni si Mark? Oh, Kuya Helen. Oh. Inawid din na Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, Cebu? Oh. Ah, okay. Mark, kumusta man ang Lapu-Lapu traffic, Gapon? Traffic, Kuya Helen. Onsay traffic? May dadis pasak. Onsay traffic? Perteng trapika. Oh. Ah, sige, dili tamang dugay. Mark, unsa may matambag ni mo ani ni Kathleen karon sa iyahang problema sa iyahang kinabuhi? Ako pa niya ko rin no, muuli lang sa sila ha kay
Nagkalimbal yung ginabuhi ni si Kuya Bron. Hmm, na, taga Sambag na ba? Nara ba sila Sambag? Oh. Pertindahanan, adik mo diya ko no? Ah, pertindahanan, adik ko no, matod pa nila, ha? Oo. Amoli si Felix eh, for sure, ginikanan niya, damotong gito siya sa iloon to siya yung mga nabuhat yun. Bitaw no, ginikanan man na, pero makatilaw pala giglaparo usa no? Malaparuhan usa magkuhan ha? Tama ba na? Tama gito kay Felix. Okay, kay tama man na akong gisulti, tama na pod Mark, kay wala tayo oras, sige bye. Nala, sige, na-viber mo niya, 0915-729-8844, ha? Ay, kumusta di ay ni Joseph, nga uyab ni sa akong amiga, nga 3 days lang sila. Walay forever. Ingon ni Elsie, ako matambag kay Helen, ni Katya, uli na lang sa imong ginikanan, Katya. Uli na lang dito, aron mangayo, kagpasaylo. Kay mga ginikanan, no? Hello? Hello? Si Bingkaryon? Bingkaryon ba ni sa Singapore? Yes, Kuya Helen. O, unsa may matambag ni mo, ani? Ako sa Yaha, mauli na lang sa sayang mama, mangayo sa pasaylo. Tapos, ayun niya yung kinabuhi. Ayuhon, unsan pag-ayo? Parang, dili na niya pang magtigbulag siya sa lalaki. Total lang, kapag muli siya siyang mama, mga siya pasaylo ng kinasing-kasing, madawat lang na siya sa iyang parents. Kaya parents, hindi makabiyaan dito sa magkinaong sa paka. Bita. So, bulagan na lang na niya iyahang iyan. Pero wala pang punay ayo. Mga bata pa manggun ni sila. Wa pa yung mga kwan sa kinabuhi. Bapuro pa lang laag dula. Maulagi. Mao gani nga, mga ina lang siya pasayro sa iyang parents. Dawato niya ta na, nugun sa man ang kasaba nga buhaton siyang parents sa iyaha. Pero ang love ana, naarab yun na. Wow. Sa parents. Yeah, correct. Ayun, no? Iyahan ng buhiyon iyang anak. Balik-balik. Kanina pala ni mo gisulti ba? Sorry po. Kapuso na lang nato kay Gablek. Daot ang CD mga parente, daot ang CD. Nga akong nabantayan, Gablek balik naman yung tambag noon. Ganina pa ito nagbalik balik. Nambuyo naman ako na yung tambag be. Pangayog pa sa ilo, sanay tabo, nga wala ka nakahuman og eskwela. Kay giunan niyo ang wag-uwag ninyo, nagbiga-biga mo guna. Ha? Pangayog pa sa ilo, ingna nga muuli ka. Pinanglan na kay kontak sa ilang ha. Kaya tanaw na ko, murag wala kay cellphone ba? Murag iprinda na mong cellphone. Ipalit og noodles, kaya wakay kaon diha sa inyo sa Sambag dos. O, ana na lang na, ha, Katya? Pangitag pamagi nga makontak yun ni mo imong mama. Ang problema, wala po to'y cellphone. Ala, sige ha. Salamat kay simong pagpadala og sulat, Katya. O, sa ito mga naminaw, salamat kaayo. Sa inyuhay mga tambag, nga nguban wala gyud mabasa. Kini ang inyong Kuya Helen. Pag ako magaingon, husos na po ang purol sa atong tulumanon. Nakita na ang igot-igot sa atong programa. Ang itong programang Handusanan sa Kagulanan. Adios mga parinte, arin ako!